Isang gabi, habang naglalakad ang lalaking si Jaime sa kalsada, ay nakita niya ang isang sanggol na nanginginig sa lamig. Kaya dahil sa pagkaawa niya rito, ay kaagad niya itong kinuha at dali-daling inuwi sa kanyang bahay. Subalit kinabukasan, habang buhat-buhat niya ang sanggol na napulot niya, ay mayroong kumatok sa kanyang bahay. At nang buksan niya ito, ay natakot talaga siya sa pwedeng mangyari sa kanila ng sanggol na ito. Magandang araw sa inyo, mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Ang Katok ng Bagong Buhay. Magmula noong ikasal ang mag-asawang Jaime at Elsa, ay naging sabik sila pareho na magkaroon ng anak. Subalit sa ilang beses nilang pagsubok at sa matagal nilang paghihintay, ay tila hindi talaga nila magawang makabuo ng anak. Kaya isang araw ay napilitan na rin silang kumonsulta sa doktor. Honey, kinakabahan talaga ako dahil baka akong may problema kung bakit hindi tayo magkaroon ng anak. Mamahalin mo pa rin ba ako kahit malaman natin na ako yung may problema sa atin? Huwag mo kong iiwan, honey, dahil natatakot talaga ako na mawala ka sa akin. Malungkot na sambit ni Elsa. Sumagot naman ang asawa niyang si Jaime at sinabing, "Siyempre naman, honey. Hinding-hindi ko magagawa na iwanan ka. Kaya nga kita pinakasalan ay dahil gusto ko na ikaw ang makasama ko sa hirap at sa ginhawa. Kaya huwag kang matakot. Ipangako mo rin sa akin na kung ako man ang may problema sa atin ay huwag mo rin akong iiwanan, ha?" Ilang saglit pa noong kumonsulta na sila sa doktor at magsagawa ng ilang mga pagsusuri ay hindi talaga makapaniwala ang mag-asawa sapagkat nalaman nila na ang may problema sa kanilang dalawa ay walang iba kundi si Jaime. Napahinga nga ng maluwag si Elsa subalit si Jaime naman ay natulala na lamang dahil napakalaking problema talaga nito para sa kanya na hindi pala siya nakakabuo ng bata. Honey, hindi ba't nangako naman tayo sa isa't isa kanina na walang iwanan kahit na anong mangyari, di ba? Tanggapin mo pa rin ako, honey, bilang asawa mo at pangako na gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para maiparamdam ang pagmamahal at saya na hinahanap mo. Basta't huwag mo lang akong iiwan, ha? Kumalma ka nga, honey. Huwag kang mag-alala dahil wala naman talaga akong balak na iwanan ka nang dahil lang sa nalaman natin na ikaw may problema sa atin kung bakit hindi tayo makabuo ng anak. Tuloy lang ang buhay at makakaya natin ito nang tayong dalawa lamang ang magkasama. Sagot naman ni Elsa. Noong una, kagaya ng dati, ay naging normal ang pagsasama nila bilang mag-asawa. Subalit habang tumatagal ay pinag-aaway na nila ang hindi pagkakaroon ng anak kaya kapag sinusumbatan na si Jaime ng asawa ng si Elsa ay hindi na niya magawang makasagot dito dahil alam nila parehas na siya talaga ang may problema. Hanggang sa isang araw na hindi talaga nakayanan ni Jaime ang sakit na kanyang dinadala dahil sa pagkagilty niya sa problemang mayroon siya, ay sinubukan na niyang kausapin ang asawa niya tungkol dito. Honey, pasensya ka na kung hindi tayo makabuo ng anak nang dahil sa akin, ha? Pwede naman tayo mag-ampon kung gugustuhin natin parehas, eh. Kung ako ang tatanungin mo ay gusto kong gawin yun para magkaanak na rin tayo. Ano, honey? Gusto mo rin bang mag-ampon na lang tayo? Hindi ba't magandang ideya yun? Pero ang isasagot sa kanya ni Elsa ay hindi talaga niya inaasahan. Hindi, Jaime. Itigil na natin ang pagsasama natin dahil sawang-sawa na ako. Araw-araw natin kakaharapin ang problema na mayroon ka. At hindi ako makokontento kung mag-aampon lang tayo dahil iba rin sa pakiramdam kapag tunay na anak mo ang inaalagaan mo. Bahala ka na sa buhay mo at tapos na tayo.
Tuluyan na ngang nakipaghiwalay si Elsa at wala na rin nagawa si Jaime kung hindi hayaan itong umalis sa kanyang bahay. Kaya sa paglipas ng mga araw ay palagi na lamang umiiyak si Jaime habang sinisisi ang kanyang sarili. Napakadaya mo, Elsa. Nangako tayo na walang iwanan pero ano itong ginawa mo sa akin? Iniwan mo ako. Pero tatanggapin ko na lang. Hindi kita masisisi dahil ako naman talaga may problema sa ating dalawa. Dahil mag-isa na lamang ngayon si Jaime at patuloy niyang dinadamdam ang paghiwalay nila ni Elsa, ay wala na siyang ibang ginawa ngayon kung hindi ang maglasing ng maglasing. Hindi na rin siya nakakapasok pa sa kanyang trabaho kung kaya't napilitan na rin siyang ibenta ang kanyang sasakyan para lamang magkapera. Gabi-gabi ay nakatingin na lamang si Jaime sa bintana ng kanilang kwarto habang sinasabi na sana raw ay naging maayos na lamang ang lahat at hindi na siya nagkaroon ng problema para hindi siya iniwanan ni Elsa. Ngunit kahit ano pa raw ang gawin niya ngayon ay hindi na raw mababago pa ang nangyari kaya tatanggapin na lang daw niya ang nangyari sa kanya. Sa isang pagkakataon naman, isang gabi ulit ay lumabas si Jaime para bumili ng alak at habang naglalakad siya sa labas ay ramdam talaga niya ang lamig ng panahon kaya bibilisan lamang daw niya ang pagbili para makauwi na rin siya. Subalit ilang saglit pa ay nagulat na lamang talaga si Jaime noong madaanan niya ang isang sanggol na nanginginig sa lamig at walang ibang kasama. Kaya dahil sa pagkaawa ni Jaime rito ay kaagad niyang kinuha ang sanggol at dali-dali niya itong inuwi sa kanyang bahay. Sino na naman kayang walang awang magulang na nag-abandon na sa sanggol na to? Ay nako, nag-aanak pa kasi sila eh hindi naman pala nila kayang buhayin. Pero huwag kang mag-alala baby dahil ako na ang magiging bagong magulang mo ngayon. Sa kabila ng pagkaawa ni Jaime sa sanggol na ito ay naging masaya pa rin siya sapagkat kahit hindi siya nakabuo ng anak ay binigyan pa rin daw siya ng pagkakataon para magkaroon ng maituturing niyang anak. Kaya hindi raw sasayangan ni Jaime ang pagkakataong ito at papalakihin niya raw ito ng maayos. Pero kinabukasan, habang buhat-buhat ni Jaime ang sanggol ay mayroong kumatok sa kanyang bahay. At nang buksan niya ito, ay isang lalaki ang bumungad sa kanya na kung titigan niya ito ay isa itong mayaman dahil sa suot nito. Sino po sila? Sumagot naman ang lalaki at sinabing, Ramon ang pangalan ko. At huwag ka sanang mabibigla sa sasabihin ko. Pero ang sanggol na buhat-buhat mo ay ang anak ko kaya gusto ko na sana siyang kuhain sa'yo. Nagulat talaga si Jaime sa sinabi ni Ramon kaya ganito ang sinabi niya. Teka lang, hindi naman ata tama yung ginagawa mo pare. Matapos mo siyang abandonahin kagabi ay bigla mo siyang kukuhain sa akin ngayon. Hindi mo na siya sa akin makukuha pa dahil kung isa ka talagang mabuting ama ay hindi mo siya papabayaan. Pasensya na pero hindi mo kasi naiintindihan kung ano talaga ang tunay na nangyayari. Hindi ko siya inabandona na at dahil napulot mo siya kagabi sa tabing daan ay dahil ang dating kasambahay namin ang naglagay sa kanya roon. Alam kasi ng kasambahay namin na mayaman ako kaya kinidnap niya ang anak ko. Pero nung alam niya na hinahanap na siya ng mga pulis, ay iniwanan na lang niya ang anak ko sa tabing kalsada. Nalaman ko na ikaw ang nakakuha sa anak ko dahil napanood ko ang kuha ng CCTV sa lugar na ito. Ito ang litrato naming dalawa para maniwala kang anak ko talaga siya. Sagot naman ng lalaking si Ramon. Noong mapatunayan ni Jaime na nagsasabi nga ito ng totoo, ay wala siyang magawa kung hindi ibigay ang sanggol na ito. Malungkot man para sa kanya, ngunit kailangan niya itong gawin dahil hindi siya ang tunay na tatay nito. Matapos ibigay ni Jaime ang sanggol, ay inabutan siya ng pera ng lalaking si Ramon.
Ngunit ganito ang sinabi niya rito. Sige, sa'yo na yan. Hindi ko matatanggap ang pera mo dahil bukal sa puso ko ang pagtulong ko sa anak mo. Akala ko kasi magiging tatay na ako eh. Mayroon kasing problema ang katawan ko kaya hindi ako nakakabuo ng anak at iyon ang dahilan kung bakit iniwan ako ng asawa ko. Ipangako mo na lang sa akin na lalaki siya ng maayos dahil kahit napakaikling panahon lang kami nagkasama ay masasabi ko na napamahal na rin ako sa kanya. Sa kinwento ni Jaime ay hindi maiwasang maawa ni Ramon. Pansin ko nga na mag-isa ka lang dito sa bahay mo. Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? May trabaho ka ba? Wala nga eh. Napabayaan ko na kasi ang sarili ko magmula nung iwanan ako ng asawa ko. At kahit hindi ko gusto ay nakapag-awal na rin ako sa trabaho ko kaya hindi na rin ako makahanap ng bagong trabaho ngayon. Sambit ni Jaime. Muli namang sumagot si Ramon at sinabing, sige, ganito na lang. Marunong ka bang magmaneho? Kukuhain kita bilang driver ko at kapag lumaki na rin ang anak ko ay ikaw na rin ang magiging driver niya. Sa pagpasok niya sa eskwelahan o basta kahit saan siya pumupunta ay pagkakatiwalaan kita na ikaw palagi ang makakasama niya. Pwedeng sa bahay ko na rin ikaw tumira para palagi mo rin makakasama ang anak ko. Palagi rin kasi akong wala sa bahay dahil sa mga negosyo ko eh. Ang malungkot na nararamdaman ni Jaime ay kaagad na napawi at napalitan ng saya. Hindi na siya nagdalawang isipan at tanggapin ang trabahong inalok ni Ramon sa kanya dahil alam niyang makakatulong ito sa kanya. Makalipas ang ilang taon ay makikita na ang laki ng pagbabago sa buhay ngayon ni Jaime. Kung dati nga kasi ay isa siyang lasinggero at walang trabaho, ngunit ngayon ay nagsisilbi na rin siyang mabuting ama para sa anak ng boss niyang si Ramon at may malaki na rin kinikita sa trabaho niya rito. Kaya dahil sa buhay na mayroon siya ngayon, ay labis din ang pasasalamat niya kay Ramon dahil sa pagbukas nito ng pinto para sa kanya para mabago ang buhay niya. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Ang Katok ng Bagong Buhay.